Heto na ang channel na para sa inyo. Malulutong ang bawat bigkas at timbre sa highlights ng labanan sa ibabaw ng lona. Sa ibabaw ng lona. Ito ang kombinasyon mortal. Laban ka? Ang labang ito ay sa pagitan ng dalawang walang kabahid-bahid ng pagkatalo sa kanilang mga records sa larangan ng boxing na sina Stephen Fulton ng Estados Unidos at Naoya Inoue ng Japan. Nakasalalay ang WBC at WBO super bantamweight na mga titulo sa labang ito na noong panahong yon ay hawak ni Stephen Fulton. Hati ang prediksyon ng mga analyst sa boxing at pati na ang ilang mga profesional na mga boksedor sa magiging kalalabasan ng laban. May mga nagsasabi na si Fulton umano ang magiging panalo dahil sa natural ang timbang nito at magulang maglaro pagdating sa ibabaw ng luna. Meron namang nagsasabi na si Naoya raw ang mananalo dahil sa taglay nitong lakas na hindi kakayanin ni Fulton. Round 1. Kaagad na nagtantsyahan ng dalawang boksidor at nagsipagbitaw ng mangilan-ngilang mga suntok. Klarong-klarong komportable si Inoue sa pagharap niya kay Fulton. Base sa mga galaw nito na hindi takot makipagsabayan kung kinakailangan. Matapos matamaan ng pangilan-ngilang mga suntok ni Inoue si Fulton, ay para bang ramdam na nito kung kaano kalakas ang suntok ng hapon. Kaya siguro, hindi ito nag-isip na sugurin ito at makipagpasagan ng mukha. 46 segundo ang natitira sa round 1 ay inumpisahan ang habulin ni Inoue si Fulton at tila pinipilit na makipagsabayan ito sa kanya. Pero bigo ito dahil nagumpisa ng umatras at yung backup si Fulton sa tuwing na corner. Round 2, nang magsimula ng maging agresibo si Inoue at inumpisahan na nitong unti-unting patikimin ng mga malulutong na suntok si Fulton. Nahalata namang may takot na itong nararamdaman dahil siguro sa malulutong na suntok na tumatama sa kanyang katawan sa tuwing pinupuntirya ito ni Inoue. 2 minutes and 11 seconds nang makorner ito ni Inoue at lumasap ng kombinasyong mga suntok. Dito sa round 2 ay makikita na napakataas na ng kumpiyansa ng hapon at kampante ito masyado sa kanyang mga galaw kahit na minsan ay nakababa pa ang mga kamay nito. Kung gaano kakampante si Inoue ay siya namang masyadong maingat ni Fulton na magbato ng mga suntok dahil sa nag-aalangan nito sa counter na malalasap niya mula sa hapon, kaya palagi na lang itong umaatras at puro na lang jabs ang mga pinapakawalang suntok na halos lang din naman tumatama sa kalaban nito. Round 3, nang naging puro jab ang labanan ng dalawang boksingero at kahit nahalata nang nahuhuli na si Fulton sa puntos kay Inoue, pero hindi pa rin ito nag-a-adjust at nagbabato ng mas maraming suntok para man lang makabawi ito. Round 5, nang tinarget na ni Inoue ang ulo ni Fulton at sa bawat cover nito ay siya namang paglipat ni Inoue sa pagsuntok sa katawan nito. Kung anong ginagawa ni Inoue kay Fulton ay siya namang hindi kayang gawin ng Amerikano sa kanya. Ilang beses lumasap si Fulton ng mga solidong kombinasyon mula kay Inoue na tiyak namang ramdam nito ang lakas sa bawat tama nito. Palaging paisa-isa ang suntok ni Fulton kay Inoue na kailanman ay hindi nagbigay ng problema sa hapon. 1 minute and 50 seconds ang natitira sa round 7 nang makakonekta ng magandang patama si Fulton sa ulo ni Inoue. Pero kaagad naman itong binakbakan ng hapon, kaya umatras na naman si Fulton para hindi mapuruhan. Atras na lang ang sagot ni Fulton sa bawat sugod sa kanya ni Inoue. Halatang takot talaga ito makipagsabayan, kaya mula umpisa ay puro na lang paisa-isa ang suntok na kanyang pinapakawalan. Halata na rin pagod ito sa kakatakbo, atras at yakap kay Inoue, kaya wala talagang kagana-gana panoorin ang pinapakitang mga galawan ni Fulton. Round 8, wala pa rin pagbabago sa game plan ni Fulton. Patuloy pa rin itong nagbabato ng paisa-isang mga suntok at takot pa rin itong makipagsabayan sa hapon. 2 minutes and 17 seconds ang natitira sa round 8 nang matamaan ito sa panganang kanang suntok ni Inoue.
na agad nitong ikinayuko na kaagad namang sinundan ni Inoue ng suntok sa mukha gamit ang kaliwang kamaorason para mapahiga si Fulton sa ibabaw ng ring. Nalampasan naman ito ang bilang sa kanya ng referee pero kaagad naman itong pinulbos ni Naoya Inoue kung saan ay tuluyan na itong napaupo at sinagip na lang ng referee para itigil ang laban ng hindi na mapuruhan pa ang napaka-boring na si Fulton. Baklas ang dalawang belts nito at napunta kay Inoue na isa na ngayong 4 Division Champion. Sunod na makakalaban ni Inoue ay ang Pinoy na si Marlon Topales. Marami ang nagsasabi na easy fight lang daw ito para sa Hapon. Pero huwag pasisiguro dahil hanggat sumusuntok ang kalaban ay posibleng mayroon kang kalalagyan. Kung nagustuhan mo ang aming presentasyon sa channel na ito, huwag mo nang patagalin pa. Pindutin na ang subscribe button para mas maging updated ka sa bawat mainit na upload ng aming mga videos. Ito ang kombinasyon mortal. Laban ka!